Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat. Today is March 25, 2021. Ipagpatuloy po natin ang ating series, Learning from Jesus Parables. In the book of Matthew 13, 31 to 32, according to the Bible, He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and become a tree, so that the birds come and perch in its branches. The Word of God, learning from Jesus' parable. Ang parable ni Jesus tungkol sa mustard seed uses one of the most extreme examples of growth, itong mustard seed. Ang pinakamaliit yata na seeds na naging the largest of garden plants, itong mustard seed. Kung walang proper care and attention, ang seedling will fade away. Ngunit kapag mayroong proper care, the reward is a hearty, thriving plant that sustains life and becomes a beautiful paradise for wildlife. Ganon din po ang paglago ng ating pananampalataya. Ito po ay ang umpisa bilang isang maliit na idea, isang concept na itinuturo sa atin as children or maybe even in adulthood. Ito po ay isang abstract theory. So nothing we can touch or feel or smell. So how do we nurture this faith? How do we nurture it? Are we able to impact its growth? Ang seed needs care and attention. So, kailangan ito ng tubig, kailangan ito ng sunlight. It needs to be weeded and fed. Linisin. So, ang parable of the mustard seed, mga kababayan, mga kaibigan, mga spiritual viewers, ay sumasagot sa tanong na, how can the kingdom of heaven already be here when it seems so small or is growing so slowly? At ang sagot is that, the kingdom of heaven has small beginnings, ngunit nagbubunga ito ng napakalaki at kamangha-manghang resulta. At ito po ay isang mabuting balita para po sa ating lahat. Dahil tayo po ay maaaring ang feeling natin tayo ay napakaliit, napakawalang kwenta, or ang feeling natin we are very insignificant. Maaaring magtaka tayo kung ang ating ginagawa para sa Diyos ay meron bang kahalagahan? May value ba ito sa ating Panginoon? Ngunit ang ating pinakamaliit na pagsisikap ay may halaga because we are part of something bigger. We are part of the kingdom of God. So ang parable of the mustard seed dito po sa Matthew 13, 31 to 32 is that God's kingdom starts small. Nag-umpisa sa maliit lamang ang kaharian ng Diyos. Diba? So what is the kingdom like ayon sa parable na ito? So ang unang bagay ay na matutunan natin mula sa parable of the mustard seed is that God's kingdom starts small. Sinasabi ni Jesus, the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Now, mga kaibigan, mga spiritual viewers, ang mustard seed ay hindi naman ang pinakamaliit na butil or seed in the world. Although ito po ang smallest seed commonly planted doon po sa Israel. So at ang sinasabi ni Jesus na ang kingdom of heaven is like one of these tiny mustard seeds na itinatanim ng isang tao sa kanyang taniman. So God's kingdom starts small. Kakaiba ang dating nito sa atin. Because God is so big, sigurado po ako na baka makapagtataka po sa atin. No? It seemed strange to the disciples also ang sinabi ni Jesus. So ito po si Jesus, pinoproclaim niya that the kingdom of heaven had come. Wow, that must be something really big, di ba? Dahil dumating na daw ang kaharian ng Diyos. But they look around and what do they see? Ano ba ang kanilang nakikita? Sila-sila lang. At kasama nila si Jesus traveling around and teaching people. So si Jesus po ay sigurado ako mayroon sa mga kasama na hindi po edukadong mga fishermen.
siguro ang mga tao na tumitingin at nanonood sa kanila, nakakita sa kanya, they must have felt parang walang kwenta yung kasama ni Jesus. At ito rin yung mga disciple, baka po compared to the power of Rome in its all its legions of soldiers, baka ito rin ang mga disciples mismo sa kanilang sarili minamaliit nila. But that's okay because God's kingdom starts small. At ang Diyos ay hindi po interesado in flash or show, sa pa-show up lamang. God is interested sa pagbabago sa mga puso po ng tao. And gusto po ng Panginoon that He lives one person at a time. So God does not seek out the brightest and the best. Ang hinahanap po ng ating Panginoon ay yung mga makasalanan, yung mga sinners who know they need a Savior. So one time sinabi po ni Jesus sa kanya mga disciples, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Luke 12:32. So ang kingdom po ng Panginoon ay nag-umpisa sa maliit lamang. So meron po itong humble beginning. Sigurado po ako na hindi po nabigyan ang mga disciples ng pangalawang pagtitig ng karamihan ng mga tao sa panahong yun. Maari nga sa ngayon, may mga tao ring hindi tayo binibigyang halaga, hindi pinapansin ang church ni Jesus. Ngunit okay lang po ito dahil God's kingdom seems unimpressive at first. But that's only because it does not come all at once. God's kingdom starts small. Diba? So, mga kapatid, ang kaya paano po natin i-nurture ang ating tiny seed of faith into a beautiful, into a life-sustaining plant that leads us to the Father? Ang sabi po rito, alagaan natin ng mabuti ang ating faith because caring is a choice. We choose what friends will get a piece of our free time. Tayo po ay pumipili whether we try hard at our job. Tayo po ay mayroong choice. We choose all the priorities in our lives, di po ba? Ang ating pamumuhay kasama ang Diyos ay isang choice o pagpili. Isa po itong decision na ating ginagawa kung meron ba tayong malasakit na kilalanin ng husto ang Diyos and nurture a relationship with Him. So the choice is ours. Walang maaring pumilit sa atin or convince us that if we don't care enough to take the first step, to put that seed in the soil, how much do you care to get to know God? Yan po ang tanong. Upang lumago po ang ating mustard seed of faith, ang ating mustard seed of faith, ang gagawin po natin, kailangan natin din ng commitment. Ang isang relasyon ay hindi lalago without commitment, without dedicated time, without dedicated effort. How do we give our attention? How do we give God our attention? Especially kapag ang ating pananampalataya is still a seedling that has not reached the light or day yet. Pumili kang mamuhay kasama ang Diyos. Ito po ay nangangahulugan that we have to treat God as our friend, as our mentor, as our coach, and as our parents. So makipag-usap tayo sa Panginoon. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Ask Him to help you. And thank Him. Tingnan natin ang Kanyang majesty in everyday life. In the sunrise, and even in sunsets, the heavens declare the glory of God. Ika nga sabi ng Bible, in daily miracles of birth, in the stunning wonders in our oceans. So we have to see the beauty na nakapaligid sa atin at pasasalamatan po natin ang Panginoon. Bigyan po natin ang Diyos ng ating daily mindfulness. At ito po ay makakatulong sa atin to get to know God. And ang ating seedling po will start reaching up to the sun. Sana po mayroon po tayong natutunan sa parable of the mustard seed. Learning from Jesus' parable. The kingdom of God starts small. Totoo nga. The church starts small. Dati 11 apostles lang yun dahil namatay na si Judas noong first century hanggang dumating yung Day of Pentecost. Nadagdagan yung church na-establish on the Day of Pentecost ng first converts yung 3,000.
tapos dumami hanggang umabot dito sa Pilipinas. Sayo po ay manalangin. Father in Heaven, Lord, thank you for allowing us to hear you today. Thank you for the lessons that we had heard from the parable of the mustard seed. Lord, our faith is small, but we hope and pray that it will grow into a great faith until the end of our lives. Thank you so much for telling us the story of Jesus through parables. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.